Nabuff ang mga assassin hero, tank heroes at ninerf ang mga items, kaya sa Mobile Legends game na to, iisa-isahin natin lahat ng mga adjustment na ginawa. Aalamin din natin kung sino nga ba ang mga papasok ulit sa meta. Okay, let's go! Gagawa natin ng separate guide ang revamp Hellcurt, kaya sisimulan muna natin kay Chip. Tinaasan yung physical at magic defense growth ng mga tank at isa si Chip doon. Pagdating naman sa passive Chip, mas tinaasan yung HP regen kapag mas maliit yung buhay ni Chip. Pagdating naman sa first skill ni Chip, mas pinalaki yung damage tapos binawasan yung first wing ng enhanced basic attack. Ibig sabihin, mas mabilis na nating maistan yung mga kalaban. Pagdating naman sa second skill at ultimate ni Chip, mas binilisan yung cooldown sa early game, pero pareho pa rin sa late game. At ang pinakamagandang buff kay Chip, 20 seconds na lang cooldown ng vent niya. Mas madali na tayo makakapag-rotate sa iba't ibang lane. Pinalakas nila yung early game ni Chip para mas makasabay siya sa meta, pero tingin ko hindi pa rin siya bagay sa solo rank game. Ang sunod na na-adjust ay si Masha. Pinalakas nila yung damage sa early game ng passive ng first skill, pero hininaan nila yung active damage. At pagdating sa ultimate, pinataas nila yung base damage pero binawasan yung damage bonus. Medyo humina yung late game ni Masha, pero siguradong mas makakasabay siya sa early game. Kaya tingin ko, pasok pa rin sa meta si Masha. Ang sunod naman si Harith. Binawasan ng konti yung damage ng first skill pero binilisan naman yung force wing. Kung mapapansin nyo, napakabilis na ng first skill niya. Pagdating naman sa second skill ni Harith, pag dash pa lang, meron na agad shield. Hindi na siya katulad dati na mas maraming kalaban, mas malaki yung shield. Magandang buff to kay Harith, kaya siguro pwede natin ulit siyang ilagay sa jungle or sa gold lane. Ang sunod naman si Ling. Binawasan yung attack speed, tinaasan yung crit chance ng passive, tapos tinaasan din yung crit chance ng first skill sa late game. Pero ang pinakamaganda dito is yung second skill ni Ling. Tinaasan yung damage tapos binawasan yung energy cost. At kapag nag second skill tayo galing sa wall, walang bawas na energy. Ang problema nga lang, hindi na tayo pwede mag second skill ulit kapag galing sa wall. Inalis na rin nila yung lifesteal at yung crit damage slow kapag nag second skill tayo galing sa wall. Sa adjustment na to, mukhang magandang burst na lang si Ling kaysa umasa sa attack speed. Pero kailangan muna natin subukan ng ilang beses bago natin malaman. Ang sunod na buff ay si Julian. Pwede na natin mapagana yung enhanced basic attack niya kahit isang skill pa lang yung ginagamit. Tuwing gumagamit tayo ng skill, magka-enhance yung basic attack niya for 2 seconds. Nag-i-stack yun, kaya kapag tatlong skill yung ginamit natin, 6 seconds pa rin tatagal. Medyo binawasan lang ng konti yung damage ng enhanced basic attack. Magandang buff to para hindi na tayo required mag full combo bago mag basic attack. Ang sunod na buff ay si Haya. Tinaasan yung base damage ng first skill niya. At pagdating naman sa ultimate niya, wala na yung energy. Ang kinaganda pa doon, pwede na tayo mag-retry habang naka-ultimate. Magandang buff to, kaya siguradong makakabalik sa meta si Hayabusa. Ang sunod na buff ay si Saber. Mas pinaiksi yung dash ng second skill, pero mas mahaba naman yung enhanced basic attack. Ang kinaganda pa doon, mas pinabilis yung cooldown. Dating 12 seconds, ngayon 7 seconds na lang. At pagdating sa ultimate ni Saber, mas pinahaba rin yung range. Dahil sa buff na to, siguradong marami na naman tayong makikita ang roam Saber. Ang sunod na buff si Lolita, at dahil tank din siya, kaya tumaas din yung physical at magic defense growth. Pagdating naman sa passive ni Lolita, meron tong bagong effect. Tuwing gumagamit siya ng skill, madadagdagan yung shield ng mga malapit sa kanya. Ang problema nga lang, hanggang 3 stacks na lang yon. Yung pag-trigger ng passive na shield niya, dating 2.5 seconds lang, ngayon every 5 seconds bago mag-trigger. Pagdating naman sa first skill ni Lolita, binawasan lang yung mana cost. At pagdating sa second skill, binilisan yung cooldown pero binawasan din yung shield base value. Ibig sabihin, mas madaling matatanggal yung shield niya. Tingin ko hindi pa rin to sapat para makabalik sa meta si Lolita. Ang sunod na buff, si Johead. Ang unang binago sa kanya is yung passive niya. Mas tataas yung damage na matatanggap ng mga target na mababawasan ni Johead para siyang may libreng focusing mark. Maliban doon, tinaasan din yung shield ng second skill niya kahit hindi ganun kalaki yung physical attack. Dahil sa buff na to, mas gusto nilang ibalik sa roam si Johead. Isa pang na-buff ay si Glue. At dahil tank siya, kaya mas tumaas din yung physical at magic defense growth. Pagdating naman sa first skill ni Glue, kapag sumabog yun sa hero, madadagdagan ng 6% yung buhay niya.
Maliban doon, mas pinababa rin yung mana cost. At pagdating naman sa ultimate ni Glue, binawasan yung magic power pero meron na siyang HP based. Ibig sabihin, kapag mas malaki yung HP ni Glue, mas malaki yung damage kapag naka-ultimate. Magandang buff to pero kailangan natin mag-ingat kasi nasa meta si Paramis at Vexana. Pagdating kay Mia, tinaasan ng 0.2 yung basic attack range. Hindi ganong kalaki yon kaya hindi natin gaano mararamdaman. Pagdating naman kay Layla, binawasan yung force swing ng first skill kaya pwede na tayo makapag basic attack agad tapos binawasan yung mana cost ng first skill at second skill. Pero dahil sa malalakas na marksman ngayon, may hirapan pa rin makapasok si Layla. Ang sunod naman si Nathan, binawasan yung mana cost ng first skill at second skill at pagdating sa ultimate niya, binawasan yung cooldown. Pero magsisimula lang yung cooldown ng ultimate kapag tapos na yung duration or kapag naputol na. Magandang buff to at dahil nasa meta pa si Nathan, kaya sigurado mas maraming gagamit sa kanya ngayon. Ang sunod naman si Kari. Tinaasan yung cooldown ng second skill sa late game, tapos binawasan yung damage ng ultimate pati na rin yung basic attack special effect. Masihina yung damage ni Kari pero tingin ko hindi pa rin siya basta-basta mawawala sa meta. Ang sunod naman si Minotaur. At dahil tank siya kaya tinaasan yung physical defense growth pero pagdating sa second skill mas binawasan yung heal. Mas mababa na rin yung HP regen kapag binibasic attack tayo ng kalaban tapos nag second skill tayo habang naka ultimate. Maliban doon, binawasan din yung slow effect ng dalawang smash ng ultimate ni Mino. Medyo maraming nerf yung ginawa kay Mino pero tingin ko hindi pa rin siya mawawala sa meta. Ang sunod naman si Matilda, binawasan yung shield ng second skill niya tapos tinaasan yung cooldown ng ultimate. Pero pwedeng bumaba yung cooldown ng ultimate kapag tumama sa hero yung dash. Kapag hindi tumama, medyo malaki yung cooldown. Magandang pagpapabalance kay Matilda to pero tingin ko hindi pa rin siya basta-basta mawawala sa meta. Sunod yung nerf sa ultimate ni Joy. Wala na siyang crowd control immunity habang naka-ultimate. Slow immunity na lang pero wala na yung pag-decrease ng damage ng ultimate niya. Nawasan ka lang din yung damage per hit ng ultimate. Medyo malaking nerf to kay Joy kaya possible na hindi natin siya gaano makita kapag maraming crowd control yung kalaban. Ang sunod naman si Lunox. Kalahati na lang yung conversion ng Magic Pen tsaka Spell Vamp. Ibig sabihin, may kalahating penetration na tayo kapag naka-light at kalahating Spell Vamp kapag naka-chaos. Binawasan din ng mana cost yung dalawang first skill ni Lunox tapos tinaasan yung base damage ng chaos. At ang pinakamagandang buff kay Lunox, bago natin ituloy yung video, available na ang pinakabagong KOF skin ni Paquito. Pwede mo pang makuha yon sa mas murang halaga ng diamonds. Mag-recharge lang gamit ang Coco DP. Ang Coco DP ay safe, reliable at napakabilis lang ng transaction. I-click lang ang link sa pinned comment, piliin ng Mobile Legends, ilagay ang user ID at zone ID at pumili ng package. Ang 625 plus 81 diamonds, 595 na lang. At kapag gumamit ka pa ng CoCoin, mas lalaki pa yung discount. At kapag nabayaran mo na, matatanggap mo agad ang diamonds. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-recharge na gamit ang Coco DP. At ang pinakamagandang buff kay Lunox, kapag nag-ultimate ng light, merong extra movement speed. Kaya ibig sabihin, mas makakahabol tayo or mas makakatakas. Napakagandang buff na to, kaya sigurado mas maraming tayong makikitang Lunox. Ang sunod naman si Eve. Mas pinalakas yung first skill niya, hindi na kailangang gitna yung first skill. Tinanggal na yung extra damage sa gitna, tapos mas malaki na yung damage ngayon at mas mabilis yung cooldown sa early game. Magandang buff to kay Eve kaya siguradong pwede siyang makabalik sa meta. Pagdating naman kay Parsa, mas pinalakas yung base damage ng second skill. Medyo malaki yung nadagdag sa early game kaya mas magiging masakit si Parsa sa early. Ang sunod naman si Khalid, binawasan yung backswing time ng passive niya. Ibig sabihin, mas smooth na natin magagamit yung enhanced basic attack. Ganon din sa ultimate ni Alucard, binawasan yung force swing time ng ultimate. Kaya mas mabilis na yung first stage ng ultimate niya. Ang sunod na buff si Alice, mas pinabilis yung mana regen niya per second. From 1.5% 3% na siya per second pero tinanggal na yung double mana regen kapag may kalaban. Pagdating naman kay Esmeralda, dahil considered pa rin siyang tank kaya tinaasan pa rin yung physical at magic defense growth. Binawasan din ng mana cost ng first skill at second skill at pagdating sa ultimate niya, binawasan yung force swing time. Ibig sabihin, mas mabilis nang mapapatama yung ultimate niya.
Ang sunod naman si Carmilla, dahil tank din siya kaya mas pinataas din yung physical at magic defense growth. At pagdating naman sa ultimate ni Carmilla, tinaasan na yung slow effect kapag nalink yung mga kalaban. At ang pinakamaganda, yung first skill niya sakto na sa basic attack. Mas pinalaki yung Crimson Flower kaya mas madali nang tatama habang nagbe-basic attack si Carmilla. Magandang buff to kay Carmilla pero hindi rin siya maganda sa solo rank game. Ang sunod naman si Edith, dahil tank din siya kaya tinaasan yung physical at magic defense growth. At para mas maging balance pa si Edith, kaya tinaasan nila yung conversion rate ng defense to magic power habang naka-ultimate si Edith. Isa pang nabago sa patch na to is yung blue buff. Mas mababa na yung mana cost at energy cost kapag kumuha ka ng blue buff. Ginawa nila to para daw hindi masyadong nagre-rely sa blue buff yung mga heroes. Yan din yung dahilan kung bakit maraming hero ang na-adjust ang mana cost at energy cost. Sila Karina, Lancelot, Roger, Selena, Sylvana, Fanny, Gusion, Harley, YSS, Vayne at Amon. Sila yung mga hero na in-adjust yung mana cost at energy cost. Maliban sa purple buff, binago rin lahat ng defensive item kaya in-adjust yung mga tank heroes. Inasan yung magic at physical defense growth nila Uranus, Terisla, Belleric, Gatot, Akai, Hylos, Tigreal, Johnson, Franco, Hilda, Grak, Kufra, Atlas, at physical defense growth naman kay Baratz, Fredrin at Baksha. Ito yung mga adjustment na ginawa sa hero at gagawin din natin yung bawat item. Pero sino sa tingin mo ang pinaka magbe-benefit sa bagong meta? Kung may natutunan ka sa video na to, huwag makalimutan mag-subscribe at kung meron kang guide na sa ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa gumagawa ng guide tungkol doon.